Sinabi ko na kasing wala. Yan ang mensahe ni Mayor Rodrigo Duterte kay Senador Antonio Trillanes matapos magharap ang dalawang kampo kanina sa BPI Julia Vargas Branch. Giit ni Duterte, hindi napatunayan ni Trillanes ang umano'y 211 million pesos sa bank account ni Duterte. Those are fictitious. Fabricated niya. Kung meron, ba't niya sinabi? Bakit na yun lang niya sinabi? Isa-isa siya, everyday he adds another one. Lahat ng mga Duterte na titulo, sinali niya lahat yung pangalan ng Duterte. Hindi lang ako ang Duterte ng mundong ito. He's a rotten liar. Ayon kay Duterte, pinasakay niya lang si Trillanes para mapilitang ilagay ang mga akusasyon sa affidavit. Look, ang sinabi niya 211, nilaro ko siya para makisot siya ng affidavit. Sabi ko, lesser, para maudyok ko siya mag ano ng affidavit. Ngayon, wadi wala. Kasi hindi siya nang... Ano bang less than 211 million? 70,000 is less than 200 million. This is a mad dog. Askal ang ugali ng buwang na yan. Ayon naman kay PDP Laban President Senator Coco Pimentel. Yung nag-akusa sa kanya, kung meron siya mga garantiya or promises na binigay sa taong bayan, kayo na po ang maningil sa kanya. Pinag-iisipan na raw ni Duterte kung anong ikakaso kay Trillanes. Maging ang karibal na si Mar Rojas, hindi rin daw makakaligtas matapos sumakay sa isyu ng umano'y tagong yaman ng pamilya Duterte. Dollar ni Rojas, buksan ko yan Wednesday. Sabi niya, ano? May $5 ako na bilyon. Oo, yung kay Rojas. Pero gusto ko kainin ni Rojas. Gusto ko pagkatapos kainin ni Rojas ang statement ng bangko. Kahapon sa Labor Day rally niya sa Liwasang Bonifacio, sinabi rin ni Duterte na pati ang Bangko Sentral at ang Anti-Money Laundering Council ipasisilip niya. I am now questioning the Central Bank, pati ang AMLA, bakit kayong mga taga-bangko? Bakit nasisilip ng mga militar, nasisilip ng malalakit? Tae dito sa gobyerno. Ang kaming maliliit, wala tarli kaming access. Magtanong kami ng ganun, may deposito ba si Duterte? Mumurahin ka. Bakit itong mga militar, para sa kanila ang batas, presidente, vice president? Sa kampanya ng Duterte Cayetano tandem sa Pagadian kanina, nagreklamo ang mga supporters nila ng umano'y panggigipit ng ibang kampo. Ayon kay Duterte, maging ang mga kaanak sa biyahing Do-30 bus ay dumanas ng harassment. Nitong weekend naman, may napatay na Duterte supporter sa Cagayan de Oro, bagamat sabi ng pulis, personal na alitan ang dahilan. Doris Bigornia, ABS-CBN News, Pagadian City. Sa pahayag po ng Bangko Sentral, itinanggi nito na ang BSP o ang Anti-Money Laundering Council ang pinanggalingan ng mga dokumento ni Trillanes kaugnay sa kinwestiyong bank accounts ni Duterte. Tiniyak din nila na hindi sila nakikibahagi sa partisan politics at hindi kailanman magpapagamit sa political persecution and harassment o maging instrumento para makasagabal sa kompetisyon sa komersyo.